pa nga natin yun. Pinatanong niyo sina? So yung pangalan niya. Sabihin niyo sa akin, kayo ba kamahalan ng aking ama? Sa hirap! Ang iniisip mo ba? Sagabal kami ni Ina sa pag-akit mo sa kapangyarihan, kaya basta mo na lang kami iniwan! Yuri, hanggang ngayon pinapangungot pa rin ako ng nakaraan. Nabuhay kami dalawa ni Ina sa takot. Malipat-lipat kami ng tinutuloyan dahil sa maambang may mga taong gusto malakit sa amin! Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ni Ina! Kasalanan ko ang lahat na nangyari. Alam ko, labis ko kayo nasaktan. Malaking pagkakamali ang aking nagawa. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Sabihin niyo sa akin ang dahilan. Bakit niyo kami nagawa pabayaan at talikuran ni Ina? Pangalang prinsipe, kahit ilan hindi kayo pinabayaan at tinalikuran ng inyong ama. Nawalan din ba? Nabili man doon na nakararaan. Inabala namin lahat na kasama kayo nila ni Suya sa mga namatay. Suot niyo na tumakas kayo sa palasyo na punyo ni Lady Zoya. Ito na lang ang natapuan namin na mawala kayo sa hangganan ng inyong ina. Ito na lang. Sa loob ng mahabang panahon, hindi na ako tinigata ng aming kamahalan ng sapatos na ito. Dahil ito na lang ang natin ang kanahalan ng kanyang pinakamamahal na anak. Sa dami na pinagdaanan niyang digmaan, sugat na rin na natabol ang aming kamahalan. Pero ang pinakamanalim niya sugat, ang sugat na hindi pa rin naghihirap sa puso niya, ay mula sa paggawa lamang ng Lady Zoya sa kanyang buhay. Nanatili siya. Nakapit na matinding kalungkutan dahil sa pangungulila niya sa inyo ni Lady Zoya. Bakit hindi niya pinuntahan ni Ina? Bakit siya nagtiis sa hirap? Isang bagay lang naiintindihan ko ngayon. Nanilinila ang ganung uri ng buhay para sa inyo. Dahil alam niya mas pinahahalagaan ninyo ang inyong tungkulin.
söyleyeceğim. Figurina, pinatabaw si Celine ng ating kamahalan ngayon. Oo, alam mo kung anong dahilan. Hindi ko alam eh. Sanayan ng Jangro si Lady Zoya. Totoo si Lady Zoya nga nakita mo nung araw na yan. Dahil siya. Siya si Prinsipe Yuri. Ha? Ah, Lisa. Pupunta ako ngayon sa buyo para sunduin si Zoya. Maganda kayo. Ayun na si Komandante Oye at Mugol ang umalis. Dumito na lang kayo at antayin sila. Kamahalan, kami na lang pupunta sa buyo. Kailangan ako pumunta. Pero kamahalan, sa laki ng kasalanan at pagkukulang ko kay Zoya, nararapat lang na ako sumundo sa kanya. Maganda na kayo. Sinaktan nila si Yuri. Pwede ba huwag masabihin yan? Eh, bakit hanggang ngayon wala pa siya? Malamang may nangyari na sa kanya masama. Sumunod kayo sa akin. Teka si Yuri, ano nangyari sa kanya? Huwag yung tatawagin sa kanya pangalan na mahal na prinsipe. One fabulous shopping event. Don't let the right one slip away. The unforgettable Greenbelt Sale from July 1 to 15 with great discounts of up to 70% off. Get free makeovers and consultations from some of the world's best beauty brands. Enjoy a full lifestyle experience. It's 15 days of superb shopping. The unforgettable Greenbelt Sale. Because we love great sales here on Q. Today on Q. Salamat sa pagkatulong mo sa minuto. Pinipilit ko na makausap si Ama. Nakausapin ko ang hari. Kamahalan, wala po sa kanyang sinid na mahal na hari. Saan siya napunta? Hindi ko po alam. Ikaw ang punong tagapaglingkod ng ating mahal na hari. Kaya bakit hindi mo alam kung nasan ang iyong pinaglilingkuran? Bakit yun, mahal na rin ah. Si Ministro Yomo, kailangan kong makausap. Wala siyang kasama. Si Oyen, sumugo lang. Hindi ko na siya napigilan pa. Baka
bakit isusugal na nga rin ang kanyang buhay. Samantalang marami naman tayong mahusay na general. Dahil pagkapanalig na ang Buyo at Boborio, malalagay pa rin sa panganibang buhay ng ating hari dahil kay Haring Deso. Dapat pinigilan mo siya. O kaya pinatawag mo kami. Nang malaman kong buhay ang Prinsipe at si Lady Zoya, para sasabog ang titip ko kanina. Lalo na para sa ating kamahalan. Kaya alam ko hindi ko na siya mapipigilan. Hindi na ako nakatulog sa buong magdamag. Sino mag-aakala na ang nakatalo pa na kay Prinsipe Birio sa paligsahan ay walang iba kundi si Prinsipe Yuri. At siya. Kailangan natin maganda. Darating na si Prinsipe Yuri at si Lady Zoya. Marami mangyayari pagpapago. Anong ibig mong sabihin? Sa pagdating na Lady Zoya, lilikha ito ng malaking daguluhan. Alam kong dapat tayo magsedal buhay pa sila Prinsipe Yuri at Lady Zoya. Pero nandiyan si Reyna Sosuno bilang Reyna natin. Hindi natin maaaring isatabi si Reyna Sosuno upang magbigay tayo ni Lady Zoya para maging Reyna ng Koguryo. Si Lady Zoya naman, dahil siya ang unang asawa, hindi natin maituturing pangalawang asawa lang. Isa pa, sa pagdating ni Prinsipe Yuri, ano si Prinsipe Birio? Sino sa kanilang magmamana ng korona? Ministro Yobo, siwang po ito. Tumuli ka, Rita. Anong kailangan mo? Ministro Yobo, nais po kayo makausap ng mahal na Reyna. Nasaan ang asawa ko, Ministro Yobo? Sabihin, hindi mo alam kung saan siya nagpunta. Malapit ng digmaan natin sa imperyo. Kaya kailangan masiguro ninyong ligtas sa panganib ang ating hari. Huwag kayong magpapabaya sa tungkulin ninyo. Alamin niyo agad ang kalagayan niya. Madali kayo. Mahal na Reyna. Ang mahal na hari po. Tumulak papuntang buyo. Bakit bigla siyang pumunta ng buyo? Anong dahilan? Dahil kay Lady Zoya at Prinsipe Yuri, buhay pa po sila. Kaya naman, nang malaman ng haring nandun sila sa buyo, agad po siya nagpunta doon para sunduin si Lady Zoya. May dala ng talim na punya. At nagpipilit kagabi na makausap ang hari. Iyon po si Prinsipe Yuri. Ang dala niyang talim na punya. At nagpatunay, iyon po ang binigay ng hari kay Lady Zoya para makilala ang kanyang anak. Hindi sapat na si Komandante Oya at Mugo lang ang kasama niya. Mapanganib ang lakad na yun. Ang dapat siguro, magpadala kayo ng dagdag na sundalo natin. Kamal, maliit po ang pagpunta doon ng hari. Mas pangangalit siya kung magpapadala kayo ng sundalo doon. Thank you.
Bakit mo ako payayamanin kita? Warden, kapag mayaman ka na, aba, habang buhay ka mananagana, hindi ka na maghihirap ha? Maganda yun, hindi ba? Teka, inaasahan mo ba ako para usapin si Gobernador Juan? Pag ginawa ko yun, baka pati ako makulong. Hindi ganun. Di ba yung ipagagawa ko sa'yo, Warden? Paya ka na? Sulat sa lodo mula sa iyong kapatid. Ipinakulong daw siya ni Gobernador Wang sa syudad. Kapag hindi ka gumawa ng paraan para pigilan ang mangyayari, siguradong hindi sila manginiming patayin si Yongpo. Alam kong nararamdaman mo para sa kanya, pero si Yongpo ang nag-iisa tangi mong kapatid, anak. Pinulungan niya ang buyo ng perang naipon niya sa panganganakan. Ngayon naman, pagkakataon mong tulungan ang kapatid mo. Malaki problema yan. Dahil ang buyo at Goguryo, magkamanalig na. Kaya nga ngayon, nakaposisyon na ako po ng lodong sa ating mga hangganan. Malamang, wala na tayong magawa pa para sa kanyang kaligtasan. Ministro Ginyo, sinasabi mo bang pabayaan na natin ang prinsipe? Hayaan na lang natin siya mamatay sa lodong? Oo nga naman. At dapat alamin muna natin kung anong layunin ang kanilang gobernador. Ako na naman po pupunta sa lodong para kausapin si Gobernador Ma. May mahalagang bagay din tayong kailangan gawin bukod sa pagliligtas sa inyong kapatid. Dahil pumanigtas sa Kokoryo, kailangan nating mapahupa ang galit ng impero sa ating bayan. Magagawa ko yun pag nakausap ko ang gobernador. Kaya paintulutan niyo po ako, kamahalan. General Yuchi, ano po yung tumaran? Ang nais ko sana, samahan mo ang punong ministro. Opo, kamahalan. Nasaan si Sanchon? Bakit hindi ko siya nakikita? Gusto ko siya makausap. Opo, kamahalan. Espesyal na pagtatanghal alay sa inyo, mga kapuso ni... Dahil madalas umikot din ang mga sundalo ng hari. Papangarit din sa'yo dahil hinahanap ko nila. Hindi ka makakarim mag-isa. Kaya ko po sarili ko.
loob mong basta na lamang umalis. May tungkulin kang dapat gambalan. Patawarin niyo po ako. Hindi ko may nasabihan. Ipagpapaliban ko muna ang iyong parusa. Pero kailangan mo sumama sa akin. Kakausapin ka ng hari. Tayo na. Malubha po ang kalagay ng aking ina. Kaya hindi ako makakasama sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Susuwayin mo ang utos sa'yo ng hari? Dalingin siya! Oo! Huwag mo ako subukan. Kapag inulit mo yun, yung mga kaibigan mong mamamatay. Tayo na! Oo! Si Sancho kanina na sinalaki po kami ng dalawang di kilalang lalaki. Pagkatapos, sumama po sa kanila si Sancho. Ano ba talagang nangyayari? Hindi ko rin po alam, kamahalan. Ginawa ko siya yung sundalo ko. Pinagtatiwala na talo si Tony na parang anak. Tapos tumakas siya? Bakit ang ginawa yun? Anong dahilan? Kamahalan, hindi ko po sa inyo nasabi. Nagbigay ng babala ang punong papaylan natin. Si Sancho daw ang sisira sa inyong kinabukasan. Paano kung pinagsasasabi mo dyan? Sino si Sancho para sira ng aling kinabukasan? Kahit naluklok na si Aling Deso, namanatili pa rin ang templo at ang kanyang kapangyarihan. Utang namin yung lahat sa inyong pong kabutihan, mahal na Reyna. Meron sana akong ipapakiusap, Lady Mauryo. Sige po. Kahit anong pagbibigyan ko kayo. Ang mga babaylan daw, may kapangyarihan magbigay ng supa sa isang ilalang. Totoo ba yun? Kaya lang, depende po kung sino nilalang. Sino po bang taong yun? Hindi mo pa ba alam kung sinong tinutukoy ko? Ang pumatay sa aking ama, ang walang yan si Jumo. Kahit naging hari na ng buyo ang aking asawa, hindi lubos ang kasiyahan ko. Dahil kapanalig na ng buyo ang Pogoryo. Ganun pa man, para sa ama ko, nais ko pa rin kumanti kay Jumo. Gumawa ka ng sumpa na pagdurusahan ni Jumo. Bakit Lady Mauryo? Labag ba yan sa kalooban mo? Hindi, kamahalan. Nagawa ako ng sumpa. Salamat. Aasahan ko yan, Lady Mawari. Fresh weekend news from abroad, delivered by a satellite. On the CBS Evening News Weekend Edition, anchored by Jeff Lohr and Russ Mitchell, Sundays and Mondays, 7:30 a.m. Thank you.
Daniel. Sayong nasa labas. Patuloyin mo sila. Apo kamahalan. Maupo kayo. Si Lady Soya at Prinsipe Yuri, nalaman ko na buhay pa pala. Yun ang dahilan kaya nagpunta ang hari sa buyo para sunduin sila. Salamat at buhay pa rin sila. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin sinisisi ng hari ang kanyang sarili dahil sa kanilang pagkawala. Ngayon, maaari na siya mapanatag. Mapapanatag ng hari, subalit iba ang idudulot itong kaguluhan sa kanilang pagdating. Tayo magkakaproblema kung magkaroon ng hari ng pangalawang asawa. Pero sa kaso ni Lady Soya, siya ang naging unang asawa ng ating hari. Sa pagdating ni Prinsipe Yuri, si Prinsipe Bilyong mawawalan ng... Tama na! Huwag kang magsasalita laban kay Lady Soya at Prinsipe Yuri dahil tiyak na ako ang makakaharap mo. Ganon din ang sabihin mo sa iba. Kayo pinatawag. Labis po akong nag-aalala. Dahil ang mga mahadlikang taga-Jolbon dati, maaaring yun din ang iniisip nila. Nais kong hingin ng tulong niyo para maiwasan natin ang ganung gulo. Cute.
1 to 10. I'm Rosa Benitez giving a step-by-step cooking guide for the PCU. Quickfire, 10-minute kitchen wonders. Catch it daily, only on Q. Give the school for great boys. Hit me, Bufando! Hit me! Handa na po ang inyong tutuluyan, mahal na Prinsipe Yuri. Maaaring na kayo magpahinga ron. Maraming salamat. Asan si Lady Soya? Si Prinsipe Yuri, asan sila ngayon? Nasa loob si Lady Soya, sinusuri ng manggagamot. Siya naman, Hepe. Siya si Prinsipe Yuri. Mahal na Prinsipe. Iligo ko kayo ng mahal na prinsipe. Iligo ko kayo ng inyong mahal na ina. Nilagay na ko po kayong buhay. Labas-labas na po ang aking kasiyahan. Maraming po salamat. Asugin niyo ang palasyo ng Koguryo. Sunugin niyo ang kanilang panday at patayin niyo ang lahat ng kanilang panday. Maliwag! Oo! Generalwa. Ano yan, Gobernador? Ginaw, maputo ng bakal na panustos ng Koguryo mula sa Minahan. Bisip ka na parar. Opo. May mga sugo pong dumating mula sa Biyo. Sa kapanalo niyong Koguryo. Isipin niyo rin kung paano lilitas ang Puyo sa puwersa ng Imperyo. Maaaring naging kapanalig nga ng Puyo ang bayan ng Koguryo. Subalit may kasalanan din kayo, Rol. Ano ibig mo sabihin? Ano namin magiging kasalanan yun? Habang nasa Puyo si Aring Jumong, pinagtangkaan siya patayin. Dahil sa utos niyo. Na mabigo kayong patayin si Aring Jumong. Wala yung magandang ibinunga maliban sa labis at galit ng hari. Napilitan kami pumanik sa Koguryo upang mapahupa ang matinding galit ni Haring Jumong. Subalit dapat yung malaman, mortal na kaaway pa rin ang turing ni Haring Treso kay Haring Jumong. Naging magkapanalig.
mananalig ang aming mga bayan. Subalit hanggang sa salita lamang ang lahat. Kayo mawawalan kung mamasamayin niyo yun. Sabihin niyo ba makakaya ng Kokoryo na manalo laban sa Imperyo ng Han? Kung hindi tutulong sa kanilang puwersang dala ng Puyo? Pag-isipan niyo pong mabuti yun, Gobernador. Anong kailangan mo sa amin, Punong Ministro? Dalawang bagay. Una, pakawalan mo si Prisipi Yongpo. Ikalawa, magbigay kayo ng tulong na pagkain at armas sa Puyo. Sa sarili mo, kamahalan. Biya-biya nga ako eh. Puro Ministro, tulungan mo ko. Sisikapin ko pong matulungan kayo. Pero sa isang kondisyon, kamahalan. Sabihin mo kahit ano, papayag ako agad. Makalabas lang ako dito. Ang lahat ng taglay mo ngayong yaman, kailangan mo ibigay sa kapampayan ng Puyo. Ibigay ko sa Puyo. Ang kumalasan lahat, tumigil ka lang.